Welcome to Broadcasters Forum, a weekly analysis of the country's current issues participated in by the country's top radio and TV broadcasters, including friends from the print and social media, with special guests from the academe, politics, and socioeconomic arena. Brought to you by the Liga ng Mga Broadcasters sa Pilipinas and PAGCOR, or Philippine Amusement and Gaming Corporation. Good morning! Magandang umaga sa inyo lahat. At saka na po ang ating chairman si Mike Abed ng SMNI Radio and TV. At saka na po ng PAGCOR. Salamat din sa Globe. At tayo po ay live ngayon sa, as usual, DWRB 103.9 News FM. Live tayo sa KITV YouTube. Live tayo sa Facebook of nationwide and worldwide. Magandang umaga. And welcome to our Broadcasters Forum. Katid sa inyo ng Liga ng Mga Broadcasters sa Pilipinas. At it's a beautiful day. Magandang araw. Tayo po ay pumabati rin sa magandang umaga sa ating mga kasamahan sa media na ating po kasama sa ating regular na weekly Broadcasters Forum online. Online pa rin tayo kasi wala pa tayong nakukuha ng bagong lugar para tayo magkaroon ng Facebook na face-to-face na forum. At tayo po ay live pa rin po sa pamamagitan po ng Zoom. Although yung isang bisig na natin yung umaga, eh baka hindi natin makita kanyang ganda sa video kasi wala itang kapasidad na makapag-Zoom ang isa sa ating mga bisita ngayong umaga. Well, ang ating mga bisita this morning ay magagaling po sa airline companies. Ha? Dalawa yung ating spokesperson na bisita sa isang negosyanteng inventor na ating feature sa ating broadcast forum ngayong umaga. Nandito na sa chat group natin ay ang una sa ating mga guests ay dati-dati kasamahan sa media. Ha? At of course, na-miss natin yung kanyang ex-show sa kanyang mga newscast. Ang ating kaibigang si Steve Dailisan, na spokesperson po ng Air Asia. Good morning! Steve, buwati ka muna sa ating mga kasamahan sa Liga ng Mga Broadcasters. Welcome! Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga kasamahan, yung mga nami-miss kong mga kasamahan natin. Mga bubuo ng Liga ng Mga Broadcasters sa Pilipinas, magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng nanonood. Thank you. Nasa chat group na natin si Camilo Melendez, si Jun Lagaspa, nakikita ko na, si Jorge de Guzman, at expect may meron konti ang pagpasok pa rin po ng ating mga kasamahan sa Liga sa ating chat group. Well, kamusta Steve? Ako, mabuti naman po. Kami po rito sa AirAsia, masiglang-masigla. Kung makikita niyo po yung aming domestic Terminal 4, talaga namang very encouraging yung pakiramdam na napakarami na po ng mga kababayan natin yung bumabiyahe patungo sa iba't ibang destinasyon. Ibig pakahulugan po nito, Lakay, ko yung Rolly, na yung mga kababayan po natin, handa rin siyempre suportahan yung mga negosyo, yung mga MSMEs natin sa mga iba't ibang tourist destinations natin sa Pilipinas. So ito po ay malaking bagay po para sa amin, especially also that we're returning to some of the international destinations na nililiparan namin. Particularly Bali and Bangkok. Yan po ay sa darating na Lunes na. So masigla po yung pakiramdam namin dito. At syempre, mainit po yung pagbati namin na at gusto po namin na makasama kayo sa lipad ng AirAsia. Ang sabi ng mga kaibigan natin, para may revenge sa mga biyahero. Makikita mo lahat ng mga biyahero kung saan-saan. Ha? Parang nakawala sa Coral. Totoo po yan. Opo. Last week, magkasama po kami ni Kuya Jun sa Kota Kinabalu at saka sa Kuala Lumpur. And doon po, napakarami rin, punong-puno yung Kuala Lumpur International Airport, ganun din po yung BKI, yung Kota Kinabalu, no? International Airport. At masarap din po sa pakiramdam na makakita ng napakaraming taong bumabiyahe na ulit. So ibig sabihin, unti-unti na po tayong pumabalik dun sa sitwasyon natin pre-pandemic. Pero syempre, nakasuot pa rin ng face mask yung karamihan, pero at least po, masigla na ulit yung pagbiyahe natin. Well,
nagduwag na tayo ng mga restrictions, Steve, ha? Paano? Opo. Sa mga domestic destination po natin, karamihan po nagre-require lang ng vaccination card para dun sa mga fully vaccinated na mga kababayan natin na pumabiyahe. Yung iba naman po, nagre-require lang ng testing para dun sa mga unvaccinated. But if you travel abroad, napakadali lang din po ng pagbiyahe natin kasi vaccination card lang din po yung hinihingi, yung yellow card na madali na din naman pong kunin sa Bureau of Quarantine. And then pagdating po natin abroad, kailangan lang po natin i-fill out yung online. Actually, mag-submit lang po tayo ng mga required documents, i-upload lang natin yung mga hinihingi documents dun sa health declaration websites nila or yung application na kailangan nating i-download. And then napakadali na po nung proseso. Karamihan po dun sa mga bansang nililiparan ng AirAsia, wala na pong nire-require na quarantine. At pagbalik naman po natin dito sa Pilipinas, kinakailangan lang pong log-in po ulit dun sa One Health Pass. Kung kayo po ay fully vaccinated at boosted against COVID-19, wala rin pong quarantine, wala rin pong antigen testing. Pero kung tayo po ay hindi pa nakakuha ng bakuna or partially vaccinated or hindi pa boosted, that's the time that we take the antigen test or the RT-PCR test. Sa mga hindi pa malaman na, Steve, kung ano ang ibig sabihin ng full vaccination, kasama ba yung booster doon? Yung full vaccination? Dapat po, yung full vaccination po, dalawang doses yung nakuha natin. And then, okay, may booster shot po na required pa sa atin ngayon. So kinakailangan para hindi ka mag-quarantine at hindi mag-take ng RT-PCR or ng antigen test, kailangan boosted ka against COVID-19 pagpasok mo sa bansa. Okay. Well, ikaw, Milo, good morning. Kailan na nibiyahe mo? Milo, hey, Milo, good morning. Kailan na nibiyahe mo? Nakamute ka. Mute. Okay. Good morning, Lakay. Good morning, Steve. Good morning, Juby. Good morning po. Morning. Batang-bata itong ating bisita ngayon. Mukhang full-time pilot pa at the same time. Talagang ano siya sa marketing. Itong hanggang 2 years, Steve, ano? Ay very trying moments ito para sa industry ninyo, ano? I do not really know paano kayo nag-survive ng 2 years, no? Na mahirap talaga, maraming bawal. At saka knowing na ito mga airlines, some of the airplanes are rented, leased, di ba? Paano nyo po kinonfront itong problema na ito? Okay. Are you already recovering as of now? Sagutin ko muna po yung tanong kung paano naka-recover ang AirAsia. Ang pinaka ginawa po ng pandemic sa amin ay mas pinag-isip po kami. Yung tinatawag nating think out of the box. So mas napabilis yung aming digital transformation. Ang AirAsia po ngayon ay hindi lang siya airline. Kami po ay digital travel and lifestyle platform. Kaya po kami meron tinatawag na AirAsia Super App. Ang pinakamaganda po dito sa AirAsia Super App, lahat po ng requirements mo for traveling nandito na. So hindi lang po siya basta flights, kasama na po doon yung hotel. Meron pong Snap kami na product na tinatawag. Ibig sabihin itong Snap product po namin, may flight plus hotel bundle na siya. Kaya nga po, isa pa sa magandang feature din ito, si Kuya Jun experience din to, sa Malaysia meron na po kaming tinatawag na AirAsia Ride. So parang seamless po yung journey. Blessing in disguise po para sa amin yung pandemic dahil na-accelerate po nito yung aming transformation into digital. Pero kung tatanungin niyo po kami paano kami nag-survive, talaga pong nag-innovate po kami. Lahat po ng mga empleyado namin dito sa AirAsia, hindi lang po basta halimbawa kung ito kayo po ay cabin crew, hindi lang cabin crew yung ginagawa mo, tumutulong ka rin sa ibang mga department para lahat makasurvive. Ngayon po ang magandang balita, yung aming workforce po ay unti-unti na rin pong nanunumbalik at nadadagdagan kasi nag-hire na po ulit kami ng cabin crew. Sa pinakauling pakikipag-usap po dun sa mga taga-cabin crew division,
Ongoing po yung hiring namin ngayon. Napakarami po na, mahaba po yung pila dito sa amin sa Red Point ngayon, sa headquarters namin dito sa Terminal 3. Nasa higit 100 po yung kinakailangan namin cabin crew, na yung mga hibernated employees namin, yung mga cabin crew na hibernate during the pandemic, nakabalik na po. Ganun din po yung aming mga piloto. Magandang balita rin kasi dahil nag-expand kami, meron kaming AirAsia Super App, nag-hire din kami ng iba pang mga empleyado para mapunan po yung mga job vacancy po namin. So, yung period of recovery po natin ay nariyan. Kami po ay hopefully by end of 2022, nasa 70 to 80% na ng aming international. And then yung aming domestic naman po ay fully restored by end of the year. Oh, actually, mga September po, full restoration na po ng aming domestic flights. So, yung kwento po ng pandemya para po sa amin ay, of course, challenging siya. At the same time, ay magandang ano rin po para sa amin. Marami po kaming aral na natutunan sa bahagi po ng AirAsia. Tama po yun, Steve, no? Kasi sa aking palagay, itong flight industry natin, ito ang yardstick kung nakaka-recover na tayo o hindi, no? Kung halimbawa talagang manunormalize na ito, ibig sabihin, nakaka-cope up tayo dito sa financial crisis natin ngayon, ano? I hope na this situation will continue dahil talagang worldwide itong problem na ito, hindi ba? Sana po ay tuloy-tuloy na po, Steve. Thank you, Steve, at pagbigyan natin yung iba. Thank salamat you. Po. Okay. Thank you, Milo. Sige mo na yung chat group. Okay. Si Juve Guzman. Yes. Good morning po, sir. Good morning, Lakay. Good morning, Sir Steve. Magaling na ano, narinig ko po na ano, talagang ako gusto ko na rin mag-travel, Lakay, eh. Kaya lang naghintay pa ako ng libreng pamasahe. But anyway, congratulations sa inisyatibo ng AirAsia. Kasi alam niyo po, Sir Steve, ito yung pinakahihintay ng lahat. Gusto ko lang pong malaman, paano po ba yung mga sinasabi ng iba na mga promo? Kasi meron ako naririnig dati na hindi yun yung actual na pamasahe, pero naglalabas ng promo ang mga ticketing. Yung po ba, meron na po ba kayo? Kami naman po, ma'am. Good morning po. Una po, yung atin pong ticket, yung atin pong pamasahe sa eroplano, very transparent po yan pag nakita natin yung bill po sa atin. Kumbaga, meron pong iba't ibang components yan. Number one is yung base fare. Ito po yung actual na kinokolekta ng airline dun po sa ating mga pasahero bilang bayad po dun sa seat, no, na kanilang i-occupy. Meron rin pong tinatawag na airport fees and taxes. So kasama po yan. Kung tayo po ay magta-travel abroad, meron din pong tinatawag na travel tax. Meron din po tayong tinatawag na fuel surcharge cost. So yung mga, of course, yung promo po is based on yung base fare. Doon po nakabase yon. So ngayon po, meron po kaming ongoing promo. Nagsimula po siya ng July 4 hanggang July 24. Ito po yung 7-7 promo namin. Ibig sabihin, 77 pesos po yung base fare para po dun sa mga destinations mula Manila or Cebu, papatungo po ng Iloilo, Bohol, Hong Kong, at saka Bangkok. So ito po ay isa sa mga inisyatibo rin na ginagawa ng AirAsia para panatilihing masigla yung booking behavior ng mga kababayan natin. And at the same time, kami po ay low-cost carrier. In fact, for 12 years and running, kami po ay world's best low-cost airline. So bahagi po ng DNA natin yung pag-o-offer ng promo fares. So makakaasa po yung mga kababayan natin na sa kabila ng malikot na paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo at yung movement po pagdating sa fuel surcharge cost, napapanatili nating affordable at para sa lahat yung pagbiyahe sa eroplano. Yes. Kagaya ni Kuya Milo, alam mo, mga traveler kami. Gusto lang po namin malaman, sir, kung gaano po ba yung pinakamatagal na reservation na pwede namin gawin. Kasi habol ko talaga yung mga promo. Iyan yung mga kwento ng mga friends ko na matagal na silang kumuha ng reservation, pero hindi naman agad-agad sila umalis. So, ibig sabihin, totoo pala na merong ganong kamurang ticket na po pwedeng magamit if in case they want to travel. Thank you, sir. Opo, totoo po yan, ma'am. Kasi
ang tiket naman po, kung mas matagal niyo po na na-book, mas mura, mas madalas po na ganoon po yung presyohan. So na-observe po namin ngayon, mataas po yung tinatawag nating forward bookings, yung mga nagbo-book ng 30, 60 or 90 days prior to their departure. Ibig sabihin po, mataas na ulit yung kumpiyansa ng mga kababayan natin na mag-travel. Nababawasan po yung uncertainty. Dati po kasi sa height po talaga ng pandemic, talagang yung bookings ay mostly for essential travel. So ngayon po nakakapagplano na ulit yung mga kababayan natin sa pagbiyahe nila para sa bare months, no? So ito naman po pinakamaganda rin, ma-take advantage nila yung mga promo fare na ino-offer din po ng AirAsia. Wow. Congratulations po. At saka ang galing nila kay, talagang nakuha yung AirAsia. Pinakamagandang bonus dyan yung makapag-reserve ng grupo. Tapos po, siguro mas makakamura kami kung grupo kaming magta-travel. I think so. Yun lang tingin ko po, sir. Kasi usually, ang agency kasi namin before, sila kasi nagpapareserve. Ngayon this time, dahil na-cut off na yung connection ko dun sa mga friendship ko, so hindi na agency, kundi kami na mismo. Siguro, tingin ko lang, mas okay ba yun, sir, yung group reservation? Meron po kami tinatawag na My Corporate na bookings. Ito po yung hinahandle ng aming sales department. Mas nakakamura po yung ating mga kababayan or yung mga grupo, halimbawa organization, kumpanya, kung sila po ay bahagi ng tinatawag na My Corporate, kasi meron po siyang discount na nakapaloob po dun sa mismong ticket. Ang maganda pa po noon, kasi yung movement po nung presyo online, so makikita ninyo, bakit kaya magbubook ako for this X number of people, mas mura pa kaysa dun sa My Corporate. Ang totoo po niyan kasi nagbabago po from time to time yung presyo ng pamasahe natin online, depende po yan sa demand. So meron po talagang pricing strategy na nakapaloob diyan. Kaya po maganda rin para sa mga kumpanya, for bigger groups, na mag-avail po ng tinatawag na My Corporate package. Thank you, sir. Thank you po. Thank you, Jimmy. Kailan ba yung next na biyahe mo? How I wish. Dying with you soon po. Okay. Ate Kim, it's June Legazpi. Parang June. Hi, good morning. June. Good morning. Hi, good morning. Nakita ko kasi guest niyo yung pinakamabait na spokesman ng AirAsia. Follow-up ko lang, Sir Steve. May mga plano kayo na supposedly, no, bukod rin sa mga nabanggit po na mga program, na magdagdag pa ng mga aircraft. Apo. Ano ang maganda sa para sa ating bansa? At ano yung may isa-serve nyo in fabric? Kasi well-known naman talaga ang AirAsia ay para dun sa mga class B, D, E. Yung talagang mga low-cost fare. So, pwede mo bang ikwento sa amin na kinalaman sa mga pagdadagdag nyo pa ng aircraft at anong pakinabang sa economy ng Pilipinas primarily? Well, sa AirAsia po, Kuya Jun, nakapasyal po tayo sa headquarters natin sa Malaysia. So doon po talaga napakaraming eroplano rin ng AirAsia. So dito po sa Pilipinas, ang goal po natin is maibalik agad sa lalong madaling panahon yung pre-pandemic na fleet po natin. Tayo po, pre-pandemic, nasa 24 aircraft po tayo. And we're looking at increasing yung ating aircraft to service our domestic and regional routes. Ang maganda po nito, Kuya June, mas nadadagdagan yung eroplano. Kasi po sa airline business, kawing-kawing po yan. So pag nadagdagan ng eroplano, madadagdagan po yung mga piloto, yung cabin crew na magkakaroon ng trabaho. Madadagdagan din po yung magsaservice na ground staff, yung magsaservice na mga ramp operators. And at the same time, dun sa economy naman po natin, ibig sabihin, mas nadadagdagan yung economic opportunities para dun sa mga probinsya na nililiparan natin. Nag-i-increase din po yung cargo operations. And at the same time, yung mga tourism destinations po doon, yung mga micro, small, medium enterprises na susustain din po yung economic growth dun sa area na yon na nililiparan natin. So just recently, nagbukas po tayo ng Dumaguete and Rojas, tapos bumalik na po tayo international, lumilipad na po tayo ng Singapore. Sa Kuala Lumpur, nasa hanggang 2 or 3 beses isang araw po tayo lumilipad, kada araw lumilipad. Ito pong Bali natin via Denpasar, at yung atin pong Bangkok via
via Don Juan Airport. Pabalik na rin po starting July 17 sa Lunes na po yan. So, ibig sabihin po, yung karagdagang aircraft at yung karagdagang manpower, karagdagang opportunity po yan para sa ating ekonomiya at lalo na po sa ating bansa. Ito po yung masiglang restart. We're looking at a very strong rebound, not only for AirAsia. Kami po ay tingin po namin yung pagbawi po nating lahat, yung rebound na tinatawag, across all ano po ito, industries and yung mga kasamahan natin sa aviation industry, yung mga kaibigan natin from Philippine Airlines, from Cebu Pacific, from Sunlight, at lahat na po para sama-sama po tayo. Kasi collaborative efforts po talaga dapat yung gawin natin para matulungan din natin yung sektor ng travel at saka tourism. Lakay, isa pa. May timetable ba tayo rito, Sir Steve? Kuyang? Opo. Kuyang June, itong at least yung pre-pandemic aircraft po natin, inaasahan natin na makakabalik na siya sa lalong madaling panahon, sana po bago matapos yung taong 2022. And then yung additional aircraft po natin, nabanggit na rin naman po ng CEO natin na ang kanyang vision po ay magkaroon ng wide-body aircraft po ang AirAsia Philippines. Ito po yung A330 na nasakyan namin pareho ni Kuya Jun sa ruta namin from Kota Kinabalu to Kuala Lumpur. So hopefully pag magkaroon po ng ganitong aircraft yung AirAsia, we're looking at servicing our OFW market. So mostly Middle East po ito. So hopefully po, makatulong po ito para sa mga kababayan natin and at the same time, magbukas din po ito ng mas maraming opportunities para sa mga nasa airline industry. Okay. Lakay, isa pa ha. Yeah. Kuyang, Sir Steve, meron ba tayong statistics dito kung gaano kalaki ang matutulungan natin ng mga kababayan natin in terms of making jobs, creating jobs? Yung mismo, yung eksaktong ano po, statistics, hindi ko pa po hawak. Balikan po kayo riyan. Pero definitely yung assured po tayo dun sa job generation. As a matter of fact, yung June na kwento ko kanina, napakahaba ng pila ngayon dito sa ating opisina sa Red Point kasi nag-hire tayo ulit ng mga cabin crew. So just imagine kung mapupuno natin yung ito po eh, in preparation po dun sa full restoration ng fleet natin kaya nag-hire tayo ng maraming cabin crew ngayon. So, pag nadagdagan po yung ating mga eroplano, mas marami pa po yung magkakaroon ng trabaho. So, ito po ay magandang balita rin para sa atin, lalo na dun sa airline industry na talagang pinakatinamaan ng pandemya. Pero ngayon kami po ay very optimistic. Kami po ay, ang isip po namin, although, of course, safety po yung number one priority natin. Pero ang iniisip natin ngayon ay kung paano tayo sama-samang makakabawi mula dito sa challenges na pinagdaanan natin. Sir Steve, yung pamasahe ba natin, ma-assure natin na talagang kayo ang pinakamababa, considering na merong talagang it's an open naman, it's a worldwide, napakataas ng aviation fuel. Katunayan kayo, June, yung patunay dyan is yung patuloy na pag-offer namin ng promo fare. Ngayon, may umiiral tayo na 77 base fare dun sa mga select destinations natin. Sa July 25, meron po kaming magandang balita. Hindi ko pa po pwede mai-anunsyo, pero meron po tayong inaabangan ulit na seat sale. Ito po ay for domestic and international. Meron pong AirAsia big sale na tinatawag. Kung magkano po yan, abangan po nila sa darating na July 25. Pero ang AirAsia po, kami po ay world's best low-cost airline. Nasa DNA po natin yung pag-o-offer ng value for money, best value for money deals. Hindi lamang po yan sa mga flights, kundi sa mga hotels, yung partners natin. Dito sa Pilipinas, nasa halos 200 hotels po yung partner ng AirAsia. And of course, in the future po, very very soon, ma-launch namin dito yung iba pang lines of businesses ng AirAsia. Halimbawa yung AirAsia Ride, yung AirAsia Food, at yung iba pang mga LOBs natin na makikita sa ating AirAsia Super App. Salamat po yan. No? Pero last na lang talaga. In layman terms, no? In layman terms, kasi talaga yung mga kababayan natin, paano natin in a short sentences na talagang masasabing ang AirAsia ay talagang pang-public, kumbaga. Kumbaga sa land transportation, ito yung traditional jeepney. Alam niyo po, ang AirAsia,
kilala po siya, itinatag po siya ni Tony Fernandez at ni Dato Camarudin sa Malaysia. Ang goal po niya ay to democratize air travel. Ibig sabihin, para bigyan ng pagkakataon yung mga kababayan, yung mga tao na makabiyahe sa pinakamurang halaga. Kaya nga po, sa AirAsia, kung yung June hindi lamang po flights eh, kahit po yung baggage, pag tiningnan nyo yung kung magkano yung halaga ng baggage na ating binibitbit, yung check-in baggage, pinakamura po sa AirAsia. Yan po yung mag-garantiya ko sa inyo. So, malaki po talaga yung savings na mga kababayan natin sa baggage, sa airfare o yung pamasahe sa aeroplano. Even yung sa hotels, ngayon nga po, dahil nariyan pa rin po yung tinatawag nating super travel, meron pong super travel PH na promo code na pwede pong gamitin. 20% off dun sa mga hotels. Tapos meron din pong extra 30% off dun sa mga hotels pag nag-book po sila dun sa AirAsia Super App. So talagang malaki po ang savings ng mga kababayan natin, ng mga Pilipino sa pamamagitan po ng AirAsia. Okay, well said, Sir Steve. Lakay, maraming salamat sa panahon at kay Sir Steve. Congratulations po, AirAsia. Thank you, Panayun. Totoo ba na ano? Kasi honestly, Steve, di ba ako nakakasal sa AirAsia? Ha? Pero ang ganda raw ng stewardess ng AirAsia. Yan ang kwento. Opo. Opo. May matindi po ang requirement, Lakay, dun sa mga cabin crew. Malamang nakita po ni Kuya Junen, madalas kami nakakalipat sa AirAsia. Pero talaga po yung may requirement po sila para dun sa waistline. Ayan. Oh. So gusto po nila nag-fit talaga dun sa ano, sa uniform ng cabin crew. So talagang makikita nyo po. Ito po, syempre, gusto natin na ang role naman po ng mga cabin crew, number one is safety, para po mag-facilitate ng safe and orderly po na flights. Ano po. Pero syempre, tayo po ay talagang, alam niyo naman po yung mga Pilipino, talagang napakagaganda at napakapogi. So, eto po, meron akong kasamang cabin crew dito eh. Mamaya tatawagin ko para po ano, maipakilala ko sa inyo. Siya po kasama dati ni Kuya Will. Kasama po ni Kuya Will. So mamaya pakilala ko po sa inyo para makita mo, Lakay, kung gaano rin ka world's best cabin crew na meron ng AirAsia. Kung gaano ka po world class. Let's check with si Parerred, si Chavo. Well, si John Legaspe nasa Journal Group of Companies. Ito si Parerred, si Chavo nasa DWRB 103.9 News FM. Pare, ikaw naman. Nakamute ka. Pare. Oh, merong mga follow-up questions dun sa tanong mo eh. Nag-chat sa ating station, ano? Ang nagkakapareho ng tanong pa yata ang gusto mag-apply sa AirAsia, ano daw ang qualifications na kailangan kung babae o flex steward ang So kung mag-a-apply po na cabin crew para sa mga babae, ano po eh, 5'6 po ang height requirement and then 5'7 naman po para sa mga lalaki. At importante po talaga may pleasing personality. Ito, pakilala ko po sa inyo yung isa sa mga cabin crew namin. Dati po siyang kasama ni Kuya Will sa programa niya. Ito po si Laika. Mag-hi lang po siya sa inyo para din makita niyo kung ano. Ay, Laika, medyo. Ayan. Hi po. Hello. Magandang umaga po. Good morning. Ayan. So si Laika. So yun po yung requirement. Of course, kinakailangan guest obsessed. Importante po sa amin na talagang mataas yung pagpapahalaga dun sa aming mga pasahero and at the same time mataas yung pagpapahalaga sa safety. Ngayon, ongoing po ang aming cabin crew recruitment. Katunayan na hanggang, kung hindi po ako nagkakamali, yung aming pong cabin crew recruitment ay hanggang July 15. So dun sa mga interesado po na mag-apply at maging kabahagi po ng AirAsia sa aming mga paglipat, pwede po kayo magtungo dito sa aming tanggapan. Kami po ay nasa level 2, mezzanine area po ng NAIA Terminal 3. Yung kailangan tapos ba ng kulay, yan ang kurso, ang requirement. Ayan. So ito po, ang requirement po ay, of course, number one, kinakailangan po nilang magdala ng kanilang CV or yung kanilang resume. Tapos magdala lang po ng valid passport, at least 1 year po na valid. Tapos full body photo
and headshot photo. Ayan. So, yun po yung requirement natin. Sa height po, para maging malinaw, yung minimum po para sa female ay nasa 160 centimeters. At yung sa male naman po, minimum of 170 centimeters. At least a senior high school graduate. Fluent po sa English at saka sa Filipino. At saka advantage din po kung sila ay multilingual. So yun po yung requirement. And of course, isa sa, syempre, clear complexion and good set of teeth. Kasi syempre gusto natin yung mga cabin crew, talagang magaganda rin yung smile. Yung mga nakakapawi ng pagod habang sila po ay nasa lipad. Tatlong tanong ito, alas po na ka pa rin magkano ito ang sahod. Kung pwede mong sulitin, doon sa mga baguhan magkano ang sahod. Yes, Mr. Steve. Sorry po, medyo mahina lang po. Pwede pong paulit. Yung salary ang tinatanong. Very competitive din naman po yung salary ng mga cabin crew natin. Hindi lang po ako allowed i-disclose, pero ito po ay competitive. Kasi bukod po dun sa kanilang base pay na tinatawag, meron din po silang tinatawag na productivity pay, meron din pong sectoral pay. May baka kasi mag-abono ko, pero sa pagkakatanda ko po, meron din pong tinatawag na travel allowance. So, yun po. May per diem din po. So, ilan lang po yun dun sa components po ng salary. I think, ang Air Asia po na cabin crew has the competitive salaries po sa mga cabin crew po sa atin dito sa Pilipinas. Lakay, isa na lang. Ito, tanong ko naman, puro good news yung napag-uusapan kanina. Kaya nga, sabi niya, maganda din ang development para sa industriya nito. Pero ito bang sinasabing tumataas na kaso ng COVID-19 sa NCR ay may epekto sa mga binabarak ninyo na pasublihin ang industriya, sir? Opo. Sa amin po, marami na po tayong aral na tutunan sa pagharap natin sa pandemya. Yung airline industry po, yung aviation industry, kami po yung may pinakalatag na measure sa safety. Meron po kaming tinatawag na multi-layered approaches to safety. Contactless po yung ating mga transactions mula sa pag-book online sa pamamagitan ng Air Asia Super App. Yung ating pong pag-check-in, pagbabayad po ng ating fees, pwede na rin po nila gawin lahat yan ng contactless kasi meron po tayong e-wallet partners. Pagdating po nila dito sa airport, pwede po silang mag-check-in na sa kanilang mobile phones o di naman po kaya sa aming self-check-in kiosk. Yung ating pong mga cabin crew ay well-trained pagdating po sa observance ng safety. Yung ating pong aircraft na ginagamit, yung Airbus A320, ito po yung single aisle twin jet engine po na nililipad po natin ay equipped ng tinatawag na high efficiency particulate air filter na sumasala po sa hangin sa loob ng eroplano kada 2 hanggang 3 minuto. Ibig pong sabihin, hospital grade po yung quality ng air. Ito po yung ginagamit din sa mga intensive care units sa mga ospital dito sa atin. So, ma-assure po natin sila na sa pagharap po, kung ano man po, kung magkaroon man po ng surge o magkaroon man po ng mga yung bilang ng kaso ng COVID, tingin po natin, madali na po tayong makaka-adapt ulit dito sa situation dahil unang-una po, latag po yung ating safety and security measures and at the same time, lahat naman po na ng mga, karamihan naman po sa mga kababayan natin boosted na ang Air Asia po. Kami mga empleyado po dito ay boosted against COVID-19. So, naniniwala po kami na itong, kung magkakaroon man po ng ganitong klase ng panibagong hamon, nakapaghanda na rin po tayo na. Thank you. Thank you. Lakay, go ahead. Yes, Lakay. Okay. Thank you, Mare. Ngayon naman si Parang Jake Ortiz ng DWAD. Parang Jake, welcome back. Hello. Okay. Magandang umaga sa inyo lahat. No? So, Air Asia. The last time ay na lumipad ako ng Air Asia nung June. June, papuntang Iloilo. Oh. At ang hindi ko lang gusto sa AirAsia, gabing-gabi na yung flight from Iloilo. Eh. Darating ka dito, mga alas 11 na lang. Nang ating gabi. Eh. Kung walang sundo, di patay ka na. So yun,
Alam niyo, okay din naman ang AirAsia. Wala ba kayong balak lumipat sa terminal? Kasi ang inyong terminal diyan napakaliit. Yung Terminal 4, no? Para kayong airline na maliit lang, ano, na despite the fact na malaki kayo. Pero parang kayo kinakawawa dahil yung inyong terminal ay para lang sa mga papuntang Boracay at saka sa Baguio, eh. Wala ba kayong balak lumipat ng terminal? Manong Jake, good morning po sa inyo. Hopefully po sa pag-expand po ng aming operations and at the same time mas makakuha pa tayo ng maraming slots for takeoff and landing. Ibig sabihin po nito mas madadagdagan pa yung frequency namin ay magkaroon din po kami ng mas malawak din po na terminal. So ito pong mga bagay po na ito ay syempre kami po ay nakikipag-ugnayan din sa Manila International Airport Authority and at the same time yung plans for expansion po eh syempre nasa plano rin po natin yan. Kumbaga tinitingnan din po natin yan. Kaso sa ngayon po we try our best po na maging komportable yung pagbiyahe ng mga kababayan natin sa Terminal 4 at sa Terminal 3 naman for international. Ngayon po dun sa schedule naman po ng flights, huwag po kayo mag-alala at yan po eh kasi may slot po na tinatawag yung ano eh may meron po tayong slots for takeoff and landing. So yun po ay masusiri po naming inaaral and hopefully pag nadagdagan pa yung aming frequency sa Iloilo ay mas makapag-offer pa tayo ng mas magandang oras at mas magandang slot para po sa mga kababayan natin Ilong. The last time na nagbiyahe ako noong June, pauwi ako dito. Delay. Ang tagal. Ha? Mga 3 oras ang delay. Ano? Eh, mabuti na lang itong AirAsia. Nagbibigay ng dinner eh. Pero yung Cebu Pacific, iwan ko lang. Ha? Alam mo, yung Cebu Pacific, ang hindi ko gusto dyan. Last time, 2 weeks ago, pumunta ako ng Davao. Ang sinakyan ko na aeroplano, A330. Walang hiya naman yun. Pang-duwende, pare. Paring Lakay, pang-duwende yung aeroplano na yan. Bakit? Isipin mo, pag pasok ko doon sa CR, napakalaki kong tao. Ha? Hmm. Napakaliit pala. Alam mo, hindi ako kasya sa CR eh. Yung balikat ko, bangga sa isang wall, bangga sa isang wall, kaya umihi ka, tagilid eh. Kaya, yan ba yung bullet flight? Ha? Hindi, A330 yun, napakalaking aeroplano niya, ano? Yung ginagamit ng Davao, papunta din ng Cebu Pacific, papunta din sa Dubai, ano? Ewan ko kung paano nakakatagal yung mga sumasakay doon, dahil kahit ang upuan, napakaliit. Ha? Hmm. Maliit, mabuti pa itong AirAsia, medyo komportable eh. Pero yung Cebu Pac, talagang, nako, pagka sumakay ka sa A330 nila, pagbaba mo, baka baluktot na yung ano mo eh, tuhod mo eh. So anyway, ilan ba ngayon ang inyong sineservice ng mga major routes dito sa atin sa Pilipinas? Kaya Mike, unang-una po dun sa mga delays, no? Kung nakararanas man po yung mga kababayan natin ng delays, kami po ay humihingi ng paumanhin, gawa nga po ng yung movement din ng aircraft. Marami po kasing dahilan din yung delays. Minsan, ito po ay tag-ulan po ngayon, so makikita niyo talagang may mga pagkakataon na may lightning alert na tinatawag na hinuhold po yung mga aircraft dun sa mga destination kasi wala pong ground movement. Pero po yung sinisikap po natin na talagang maservisuhan ng maayos yung mga kababayan natin. Sa ngayon po, yung destinations na sinaserve natin, nasa 16 po, dumagdag po dun sa listahan namin yung Rojas at saka Dumaguete. And hopefully, makapagdagdag pa po kami ng mga domestic destinations this year. Kabilang po dun sa mga tinitingnan natin ruta ay yung Butuan, yung Legazpi, and yung Zamboanga Tawi-Tawi. So hopefully po itong mga ruta na to madagdag din sa growing route network ng AirAsia Philippines para mas maraming mga kababayan natin yung maservisyo. Okay, Lakay. Thank you. Maraming salamat. Steve, maraming salamat. Salamat po. Okay. Baka gustong tanong ulit si Camilo. Nino, baka meron kang dagdag na tanong kay Steve. Ha? Ah,
compared kasi sa land transportation, itong ating sector na ito humingi ng ano ng tulong sa gobyerno, yung pag-alis ng excise tax, ano. Pagdating sa airline industry, saan ba kayo, paano niyo kino-confront yung volatility nitong itong fuel, no, aviation fuel? Paano niyo ano na para ma-stabilize, kasi more or less stable ang inyong paniningil sa mga ano, pero itong factor na ito nagbabago, especially now na parang apektado worldwide itong ating mga industries dahil sa gera sa Ukraine. Paano niyo po binabalanse yan? Apo, sa totoo lang po, ang AirAsia po, group-wide po ito, hindi lang dito sa Pilipinas. Huli po kaming nagpatupad bago itong recent ano na implementation ng fuel surcharge cost, 2015 pa. So, ibig sabihin 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 20, nitong 2022 lang po ulit kami nagpatupad na itong fuel surcharge cost, kasi sa kagustuhan po talaga namin na panatilihing affordable yung pamasahe para sa mga kababayan natin. Nitong March po, nagsimula po kaming mag-implement itong fuel surcharge cost, sang-ayon po doon sa guidance ng Civil Aeronautics Board o yung CAB. At sa ngayon po, ito po yung pinaka nakikita naming paraan para po ma-cushion yung effect nitong volatility ng fuel pricing. Every month po, nire-review ng Civil Aeronautics Board yung presyo ng jet fuel, and at the same time po, tuwing nangyayari po yan every 15th of the month, at nire-reflect po yan for a given month. Halimbawa po, ngayong July 1 hanggang sa katapusan po ng buwan, effective po yung pinakahuli na fuel surcharge cost under level 11. So on the 15th, magkakaroon po ulit ng periodic review yung CAB, and for implementation po ulit yan next month. So ito po yung malaking tulong sa amin sa ngayon sa airline industry para po kahit papaano ma-manage po namin yung fuel cost, yung volatility ng fuel cost. Pero paulit-ulit po namin sinasabi sa mga kababayan natin na ang AirAsia bilang world's best low-cost airline, nariyan po ang aming hangarin na panatilihin po talagang affordable yung pamasahe. So makakaasa po sila na tuloy-tuloy po yung pag-offer natin ng promo fares, tulad yan, 7-7 fare. Ngayon po, ngayong July 25, meron po ulit tayong promo fare na ilulunsad. So yung piece of fare po, nariyan po parati yan. So makakaasa pa rin po yung mga kababayan natin na gagawin natin para sa lahat yung pagbiyahe, for everyone. Tungkol naman, Steve, sa promo fares, ano? Ano ang policy ninyo pag halimbawa nagpa-reschedule lang, ano, hindi na sila pwedeng, dahil promo fares nga, hindi na sila pwedeng magpa-reschedule na walang charge, hindi ba? Oo. Ano ang policy niyo diyan? Opo. May tinatawag po tayong ano eh, may rebooking naman po tayo na pwedeng gawing option itong ating mga kababayan. Pero on the day of the flight po, kung hindi po sila nakapag-rebook at hindi po sila nakapag-abiso in advance, yun po, good as flown po yung kanilang ticket. Kaya mainam po, magpa-rebook po sila kung sakali po na magkaroon ng aberya, justified naman po yung reasons ng hindi natin pagtuloy sa lipad. Halimbawa po, nagkaroon ng COVID, hindi po kaya nagkasakit. Ang abiso po kasi namin sa mga guests ng AirAsia, kung sila po yung nakakaramdam or nakararamdam ng sintomas, kung meron po silang ubo, sipon, lagnat, ipagpaliban na lang po yung kanilang pagbiyahe. Meron po tayong tinatawag na virtual assistant, yung si Ava, yung All-Star Virtual Assistant na pwede po mag-assist dun sa mga kababayan natin. Ngayon, huwag po kayo mag-alala dun sa, syempre, chatbot na po kasi yung gamit natin sa ngayon. Pero we're also looking at bringing back yung mga ano natin, mga live agents na pwede pong makausap at makapag-assist po dun sa mga gustong magpa-rebook ng kanilang ticket. Steve, pwede bang pakiulit mo lang yung policy nyo about vaccination? Apo. Okay. Pwede pa ko ulit mo para mag-guide ang ating mga listeners. Apo.
doon po sa mga kababayan natin na babiyahe for domestic, napaka-convenient na po ng pagbiyahe ngayon dahil pagpunta po natin sa airport, kung tayo po ay fully vaccinated, ibig sabihin po, kung tayo ay nakakuha ng dalawang dose, pinakamainam nga po kung tayo ay boosted against COVID-19, so ipapakita lang po natin yung vaccination card sa check-in counter. Ngayon, kung tayo po ay unvaccinated, hindi po tayo nakakuha ng bakuna or partially vaccinated lamang, meron pong kanya-kanyang panuntunan ng mga local government unit pagdating po sa acceptance po ng mga bumabiyahe by air, by land and by sea, ano po, dun sa kanilang mga probinsya. Makikita po natin yan sa Fly Safe with Air Asia. Meron po kaming website para riyan, para ma-check po natin yung mga updated travel requirements para po sa mga kababayan natin. So yung mga, hello? Yes po. Steve, yung mga walang bakuna, no? Hindi ba pagpupunta sila doon, merong antigen test, o? Ito ba ay mura kumpara sa ano? Nasa airport ata located mismo itong mga facilities na ito eh. Opo. Meron po magkano ba ang charge para kasi dapat i-consider ng passenger 'yon. Opo. Mamaya wala na silang pera, di ba? Oh, magkano ang antigen test diyan sa airport? Magkano naman yung RT-PCR test? Opo. Yung antigen test po, meron pong mga nakakahalaga po ng less than 1,000 pesos. Meron din pong RT-PCR test ngayon na nasa 2,000 pesos. Depende po sa oras, ano, kung kailan lalabas yung resulta. Meron pong within 24 hours, kung gusto po nila ng express, hindi kaya 48 hours. So yun po, meron naman pong marami na pong mga accredited laboratories, no, na nag-offer ng ganitong services. So para dun sa mga unvaccinated, sa tansya po namin, bibihira po yung mga unvaccinated na pumabiyahe. Madalas po talaga fully vaccinated and boosted. So, at ang AirAsia po, we have this campaign, no, na take the shot. So, in-encourage pa rin po natin yung mga kababayan natin na magpabakuna dahil ito po yung mabisang panlaban natin sa COVID-19. So, paano nyo pala nalalaman na yung pinapakita ng vaccine card ay totoo? Ano ang basis ninyo ng verification? Opo. Yung atin pong may mga kanya-kanya po kasing mga vaccination card na ini-issue po yung mga LGU. Pero meron din po, pag lalabas po tayo ng bansa, meron pong tinatawag na yellow card, yung ini-issue po ng Bureau of Quarantine na sangayon din po sa World Health Organization. So yun po ay may mga security features yun, na chine-check din po yung ating mga chine-check po ng ating mga ground staff. Okay. Milo? Okay, thank you. Oh. Salamat po kay Milo. Thank you. Well, nagigita ko na kasi sa chat group sa ating spokesperson naman ng Philippine Airlines, kaya Steve, ah, pakakawalan ka na namin at dito na ating second guest ngayong umaga, si Ma'am Cielo Villaluna. Ah. Maraming Steve, salamat po, Lakay, at saka salamat, Sir Steve. At hello po sa lahat ng ating mga kasamahan naman sa Philippine Airlines. Kaya, Ma'am Cielo, good morning po. Thank you and flying with you soon from AirAsia. Maraming salamat. Thank you, Steve. Ha? Sa ulitin. Ha? Salamat. Sa ulitin po. Salamat thank po, Lakay. Thank you. Hi, Steve. Well, pabatid na natin si Ma'am Cielo. Hello, Ma'am Cielo. Good morning. Philippine Airlines. Ma'am Cielo, good morning. And welcome. Yes, good morning, Sir Lakay, and to all your listeners sa DWIZ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nice to see you again. It's been a while. Yeah, talaga. Kailangan siguro bumiyahe na tayo para magkita-kita ulit. Ha? Tama yun. Namimiss na kita, sir. Long time no see. Oo nga. Namimiss ko yung mga Christmas party natin. Well, meron tayong Christmas party this year. Ha? Dapat may Christmas party, pero umuusbong pa rin ng COVID, pero we have the safety protocols in place. Yeah. Go ahead, sir. I'm ready to answer your questions. I thought ikaw hindi po pwedeng magpakita ng iyong kagandahan this morning, ha? Cielo, no, kasi... No, actually, naka-live ako. Pwede niyo ako i-live. Naka-video ako. Okay. Yes. Naka-video siya. Yeah. Well, ang unang question, Cielo, ang term na ginagamit ngayon ay downsizing. Pero mukhang wala. Pero mga downsizing sa Philippine Airlines?
or right sizing or downsizing? Actually, sir, natapos na po yung ating right sizing, no? Noong 2020, year 2020. Nag-restructure po tayo ng manpower at ang consequence po nito, nagkaroon ng kabawasan ng 2,600 employees ang Philippine Airlines. At nangyari ito 2020. So combination ito ng voluntary retirement and involuntary retirement. And so far, 2021 up to the present, we are already close to 5,000 workers and employees as a whole for the Philippine Airlines Group. Bastante na po yan sa kasalukuyan because nagre-recover na po, meron na po tayo mga flights, bagamat may mga challenges, pero naka-reinstate na po tayo ng 85% of our total flight capacity. So we are okay as far as our manpower size is concerned. Okay, very good. Salamat naman, hindi nakasama yung aking pamangkin. Sanat-sanat-tanggal. Naku, nasama sir? Hindi, very good. Very good. Siya ba yung flight attendant? No, piloto. Ah, piloto. Wow, congratulations. Yes. We are recovering, as I said a while ago, 85%. Because, Sir Lakay, before the pandemic, we were operating an average of 300 flights a day. Ngayon, 85% of 300 flights have been restored. That's why we are very happy. But of course, alam ko na itatanong mo, nagsusurge dito sa NCR. So, yeah. I'm sure you have a lot of questions regarding that. Go ahead, sir. Mayroon ba kayong travel restrictions ulit, Mong Cielo? Kamusta ang travel restrictions natin? All right. As far as travel restrictions are concerned, we conform to the requirements of the local government units. Ang local government units po natin, sila nagdidikta sa mananakay kung ano po yung mga requisitos. At kami po ay nagkakascade sa ating mga pasahero kung ano ang kailangan. So kung kayo ay babiyahe domestically, maaari po kayong bumisita sa website ng Philippine Airlines, www.philippineairlines.com, para malaman ang mga requirements ng mga LGU. So sa suma total, ang common requirements po ay kung kayo ay fully vaccinated, you just show proof of vaccination. Kung kayo ay unvaccinated or partially vaccinated, ang common requirement would be a negative RT-PCR test or a negative antigen test. Ngayon naman po, sa mga international flights, just like LGUs, we also defer to the requirements of the country of destination. So, iba-iba po yung mga requirements. May mga countries of destination, vaccine cards ang kailangan. May mga countries of destination, on top of the vaccine cards or proof of vaccination, kailangan pa magpakita ng negative RT-PCR test. So, iba-iba, may mga nuances. So, tuloy-tuloy po yung ating adherence sa mga travel requirements. Ika nga, tuloy-tuloy ang buhay, hindi ba? Hindi pwedeng magpigil sa pagbiyahe because sa we are human beings. We have to travel either for leisure or to work or to conduct business. So yun po ang mahalaga. May mga protocols na hanggang sa kasalukuyan ay sinusunod po natin sa ating national flag carrier protocols. Okay. Live din tayo sa WRB 103.9 FM News. Ma'am, at nandito para Renato Chanko for your questions, pare. Yes, Sir Rene, go ahead. Yes, ma'am. Buti nakita ulit tayo. Nakasama ko kung dyan kami ni bit assignment sa Congress. Yes, kayo ay veteran sa Congress. Lahat ng storya, alam nyo paano kunin. At sumusunod lamang ako sa iyo kung saan ka pupunta. Anyway, Ilan taon na? Decades ago. Decades ago. Medyo buti siya, mukhang bata pa, no? Nakaya. Hindi, sir. Sikreto lang. Maglalagay tayo ng konting concealer at saka maganda yung view natin, maganda yung ilaw. Okay. Nabanggit ko, natanong ko rin kanina ito, yung search sa NCR at ang mga pagkakayag na kailangan pasigayin yung booster shots. Ang inyong paliparan ng CNCR. Ano epekto sa inyo yung tumataas na COVID case sa CNCR? Well, yung sa ating airport procedures, very strict po tayo. Meron po tayong mga marshals
na nagmo-monitor ng health condition ng ating mga pasahero. Hindi alam ng mga pasahero, pero may mga umiikot ng mga marshals to observe the behavior of passengers. If they show signs of medical condition, then they are informed, they are questioned if their state of health is fine at merong medical clinic sa DIA to confirm if they should take the flight or not. Pangalawa, meron tayong checking stations doon sa ating mga paliparan to check compliance to the travel requirements. Ngayon naman, sir, sa ating mga lipad, no, ang ating mga pasahero are required to wear face masks. Ang ating mga cabin crew, face masks. Pangalawa, meron po tayong disinfection procedures sa aircraft surfaces before and after every flight. Gumagamit po tayo ng eco-friendly disinfectants to ensure that our aircraft surfaces on board the flight are clean and 100% disinfected. At pangatlo, ang pinakamahalaga at dapat malaman ito ng ating mananakay, meron po tayong high efficiency particulate air filters. Ito yung HEPA filters sa ating mga eroplano. We have modern aircraft and of course our competitors, they also have this on board their flights. It cleanses the air of the cabin of bacteria and viruses with 99.9% efficacy. Okay, thank you. Thank you. Yes. Anong araw tayo nagtatanong eh? Ito ang ating natanong namin. Thank you, Cielo. Thank you. Thank you. Lakay. Yes, Sir Lakay. Ako naging anchor tuloy ako, naging moderator. Jake Ortiz, DWAD. Parang Jake. Go ahead. Magandang umaga, ano? And, good afternoon. Good morning, Sir Jake. Yes. Magandang umaga. At wala akong masabi sa PAL. For the past 3 months, I have flown 5 times. No? 3 times sa PAL. Thank you very much. Once sa Air Asia at once sa Cebu Pacific. So wala akong masabi kasi during the time na lumipad ako noong March, I was recovering from my knee injury. Pagpasok ko pa lang doon sa Terminal 2, sinalubong na ako kagad ng wheelchair ng PAL siguro yun, personnel, no? So maganda ang kanilang customer service, no? Wala akong masabi. Yes. I like PAL over the other. Maraming salamat. So do you have any plans of napapalakihin ninyo itong inyong terminals dito sa itong Terminal 2? All right. Actually, sir, plans to make it more bigger? Yes, that's a very good question. Una sa lahat, Philippine Airlines is a tenant of the terminal. It is the Philippine government that owns the terminal. But nonetheless, the management of Philippine Airlines has already reiterated na kailangan talagang baguhin, i-expand, i-improve yung facilities at yung size ng terminal to better serve the flying public. At dahil dito, kami po ay masaya sapagkat nag-anunsyo na ang ating bagong DOTR secretary, ang dating Pangulo ng Philippine Airlines, Mr. Jaime Bautista, na kailangan i-enhance yung size, no, ng Terminal 2 and Terminal 1 where Philippine Airlines operate. So itong katanungan po ninyo, we are one in your belief na kailangan i-improve po yung laki ng terminal to better serve the flying public. Pero yung department of unit concerned na magsasagawa po niyan ay ang DOTR. At nagsalita na po si Secretary Bautista hinggil dito. Yan yata ang kanyang susunod na pet project. Okay. Wala akong masabi sa service ninyo. And so far, so good except for Cebu Pacific. Ayoko na lumipad ng Cebu Pacific. ang first preference ko talaga kung ano, if I ever travel is Philippine Airlines, no? So okay, thank you so much, Cielo. Yes. And Lakay. Thank you, sir. Salamat. Thank you, nice Jake, pre. Salamat. Thank you, sir. Nasa linya natin si Parijun Legaspi ng Journal Group of Companies. Hi, Ma'am Cielo. Hi. Good morning, Ma'am Cielo. Hi, June. Hey, how are you?
Nice. Kamusta, June? Nako, si June, maraming salamat, June, sa mga articles mo. At meron ka pa ng radio program. Okay, congratulations. Kaibigan po natin itong ating matagal ng panahon eh. Matagal na sa ano. Matagal na buhay ka. Ano lang, ma'am, for the benefits of yung mga customers, gusto lang namin malaman yung lahat ng update ng mga promos nyo, tsaka lahat ng mga update ng mga extension ng mga inyong mga trips kung saan-saan. Para naman alam ng publiko, alam nyo naman yung mga travelers, mga fashionists, saka mga businessmen. Para malaman namin kung ano yung pinaka-latest yung mga promos, pinaka-mababa, para makapag-advance naman ng mga vacation o mga makapag-booking ng in-head para makapag-vacation ko. Pwede ba namin malaman yan, ma'am? Alright, napakaganda ng tanong mo, June. Una-una sa lahat, sa Philippine Airlines, meron po tayong year-round promo fares. Every month of the year, meron tinatawag na drop-down fares. Binibigyan po natin ang pangalan, halimbawa Independence Day fare, summer sale promo, pero just the same, they belong to the umbrella of our year-round fares. Ano ba itong year-round fares? It is the lowest fare bracket, sapagkat sa Philippine Airlines, meron tayong regular fares, moderate fares, high fares, ultra-high fares. So yung unang bracket na tinatawag natin promo fares, doon natin tinutulak o ina-encourage ang merkado to avail. The earlier you book, the better. Pag masyado nang malapit sa desired flight date mo, yari 3 days before the flight, 1 week, may iwan na lang yung mga high fares. Kasi yung mga tao, naghahanda maaga pa lang, alam nila na sa Philippine Airlines, we have a gradated fare matrix, combination of different fare levels. So, yan ang mahalaga. So, syempre, babalik tayo sa issue ng fuel surcharge. So, we are flooding the market with promo fares. So if you have a low base fare and then you have a high fuel surcharge, tapos nasa level 11, tapos nag-level 20 tayo, hindi masyadong mararamdaman. Of course, mararamdaman pa ng ating mga mananakay yung impact nito, pero this is one of our cost mitigation measures. So sa diplomatic community na nakikinig, I will shift to English. You can please, if you can please log on to our website, www.philippineairlines.com. You can visit our booking engine page where you can actually conveniently book your flights online. And of course, we have the list of travel requirements. I'll shift back to Tagalog. Napakahalaga na malaman ng ating passengers ang mga latest travel requirements. And I have good news, no, that you mentioned ano ba yung mga latest developments. Sa mga nagtatanong, bumalik na ba yung mga flights papuntang Basco? Bumalik na ba yung mga flights papuntang Hong Kong? These are two of the favorite destinations. Sa Basco, 4 flights a week na po tayo. And then we're going to extend it even more by the pagdating ng August 1. Sa Hong Kong, we are operating 1 flight a day to and from Hong Kong. You know, before the pandemic, we were operating 5 to 6 flights a day. And then nawala yung Hong Kong, and then bumalik na naman last April ang Hong Kong, and with that, meron na po tayong 1 flight daily. And the goal is to make this double daily, so we will have 14 flights weekly. So yung mga katanungan mo sa akin, June, kung kumusta na yung ating ibang flights, tuloy-tuloy pa rin ang ating flights to and from the United States, the Middle East, Australasia, Oceania. When you say Oceania, of course, that is New Zealand, that is Auckland, and of course, Papua New Guinea, we also have flights. Isa lang ang lugar na hindi po tayo lumilipad dahil sa surge ng COVID cases in that part of the world. Ano po ito? Ito yung China, no? So we are not flying to mainland China. We used to, of course, your pre-pandemic, we had commercial flights to Beijing, Shanghai, Xinjiang, and other places. Pero ngayon, what we are doing is we are operating charter flights. Ito yung mga passenger charter flights, once a week lamang to and from China. So that is where we are now, June. I hope I was able to answer your questions. Yes, ma'am. Thank you very much for that very good information, especially doon sa mga ordinary travelers. But you may mention accessibility,
for the information for the ordinary travelers for the Filipinos. Any plan on this or any program para lagi silang updated aside doon sa inyong website? Kasi meron tayong mga lugar, no, mga far-flung areas talaga na walang internet. No, that's the reality of our life in the Philippines. Hindi pa talaga inaabot. Meron ba kayong mga program doon o in the future o may existing para madali rin sila nakaka-access sa Philippine Airlines? Okay, ang ginagawa natin, sapagkat alam mo June, napaka-volatile ng situation. No? Let's say this week, may mga travel requirements sila. Pagdating ng next week, iiba na yung travel requirements ng mga LGU. So yung ating mga local stations, yung ating mga BRM sa domestic destination, these are the branch managers, they interact with the LGU, no? The local government unit. They interact with the office of the mayor, the office of the governor, para talagang malaman nila yung updated travel requirements. Meron ng built-in template, tinatawag na coordination. We have that on the ground domestically, from the stations to the local government units, and then kinakascade rin ang local government units to Philippine Airlines, Manila-based. So may counter-checking ika nga. Sapagkat, halimbawa, yung bus ko, na-mention ko dati essential travelers lamang, yung mga pinapayagan lang, returning residents, approved persons outside residents, and hindi pa pinapayagan ng mga turista. Ngayon, pinapayagan na ang mga turista for as long as they are fully vaccinated. And then halimbawa, June sa Cebu, depending on what part of Cebu province, di ba, nagkakaroon ng mga nuances, no? Whether it is Lapu-Lapu, Mactan, or Cebu province. So nagkakaroon ng nuances. So it's important that they visit the website and rest assured, ang mga information na ito ay processed and rechecked from our domestic perspective and then the Manila perspective. Meron po tayong mga point persons that do the coordination. Thank you, ma'am. Well said. Okay, thank you. Ma'am, Ma'am Cielo, paki-PM ako dun sa, binigay ko na sa yung link. Salamat. Oo, sige. Salamat po. Thank you, ma'am. Thank you, well said. Thank you, Lakay. Thank you, thank you. Thank you, June. Ma'am Cielo, alam mo, Baguio Boy tayo eh. Gusto kong magtanong, ano bang balak ng PAL para sa Baguio? Naku, speaking of Baguio, Sir Lakay, galing na ako doon last week, no? All right. We have made this pronouncement before, no? Before the pandemic, early part of 2020, nagkaroon na ng ocular inspection yung ating sister company, PAL Express, sa Duwakan Airport. Hindi ba? Alam mo yun, di ba? Nag-ocular inspection, and the PAL Express team actually made suggestions on how to improve the passenger terminal, how to improve the runway. May usapan na yan with CAAP, with DOTR. So this is a work in progress, pre-pandemic. But syempre, alam natin na overtaken by events because nangyari nga yung pandemic, no? Yung COVID-19 pandemic, at na-focus yung attention on actually maintaining the status quo, operating sweeper flights, operating repatriation flights until we fully restored commercial flights over the past several months, a year and several months, no? So yun ang nangyari, medyo nalagay sa back burner. But I can confidently say that there are still plans existing. So we will keep you updated kung ano po yung mga plans. Because napakaganda na magkaroon ng accessibility sa summer capital of the Philippines. After all, ang Philippine Airlines was operating there decades ago. So we will keep you posted, Sir Lakay. maraming mga kababayan na nagtatanong eh. Kasi kahit na malapit na ang Baguio ngayon sa biyaheng by land, eh marami pa rin gustong mas mabilis pa ang biyahe. So airline. Yes, and alam mo, Sir Lakay, not necessarily emanating from Manila because remember, meron po tayong hub sa Pampanga, yung Clark International Airport. So, nag-restore na po tayo ng flights out of Clark. Meron na tayong flights between Clark and Cebu. We have flights between Clark and Bacolod. So, why not? No, in the future, we may also have flights to Baguio landing in Duwakan Airport. So, I'm also hoping and praying for that because just like the rest of our Filipino travelers, I'm a fan of Baguio City. Okay.
Well, nasa linya natin si parang Kit Lagaren ng KITV. Parang Kit, ka naman. Kay Ma'am Cielo Villaluna ng PAL. At good morning, Miss Cielo Villaluna. Good morning. Pwede sa lahat, tanong ko ma'am, ano ha? Sapagkat di naman kailan sa atin na masyadong mataas na ngayon ang presyo ng gasolina pang aeroplano. Idagdag pa doon yung pag-alagwa ng peso to dollar exchange rate. So ang tanong ko ma'am, gaano katindi ang epekto nito pagdating sa presyo ng air ticket sa Palma? Of course, hindi ba ikakaila, sir, na may epekto? Because bagamat may promo fares po tayo para liitan yung base fare, nariyan naman ang fuel surcharge na nagsisilbi, nagkakamot na ulo yung ating mga pasahero at napakalaki ng surcharge. No? Nasa level 20 na po tayo. So, bago ko sagutin ang iyong tanong, pag sinabi po nating level 20, pag international flights, ibig sabihin, yung surcharge ranges from 3,000 plus to as high as 9,000 plus. And then for our domestic fares, ang fuel surcharge can range from 500 to 800 plus peso. So basically, that's the general range, no? So ano ang impact sa pasahero? Well, mas mataas ang presyo ng tickets. At hindi lamang ito a reality that we have to face, ito nga yung bitter pill to swallow on the side of our passengers, our patrons. But this is a reality that is caused by market forces beyond the airline industry's control. So, ano ang epekto nito sa travel behavior? Nakakagulat, sir, sapagkat up to now, nariyan ang tinatawag na travel appetite. Yung travel appetite, no? Yung revenge travel mode pa rin ang mga tao. Yung dalawang taon sila na nasa bahay lang at gusto magbiyahe, gusto mag-reunite sa mga mahal sa buhay, may kailangan gawing errand doon sa probinsya. Bagamat mataas ang presyo, naghahanap sila ng paraan. Hinihintay nila yung promo fare. At pag i-add on yung fuel surcharge, masakit sa bulsa, pero tuloy-tuloy pa rin ang biyahe. In fact, we are proud to say na nasa 80%+ yung ating passenger load factor. So yun, titingnan po natin. And we always explain to the passengers sapagkat may mga katanungan sila. Tumataas yata yung presyo. Tatanungin nila sa ticketing office agents po natin and that is well explained. So we will monitor the situation. Ngayon, ang sagot na katanungan mo, sir, is nasa revenge travel mode pa ang ating mga pasahero. Okay, so yung sinabi niyong 80% factor, yung travel mode, ano ha? Pag ikinumpara ito sa pre-pandemic level, at the same time, alin ang mas matimbang? Okay, syempre po, pag sinabi natin yung 80%+, ito yung passenger load factor. Halimbawa, kung ang aeroplano ay 86-seater na Bombardier aircraft Q400, so that's 85% of 86 seats, no? Ngayon, pre-pandemic na walang health issue, health concern, syempre mas marami at mas malakas yung passenger load factor. Pero base sa nakikita po natin mga datos, nung nagbukas po yung, nung nag-die down po yung Omicron, di ba? Nung first quarter ng 2020, nagkaroon ng surge Omicron. And then after that, medyo nag-die down. Nakita po natin yung bulusok, no? Yung revenge travel, ika nga. Yung naudlot na pag ng desire nila to travel with the first quarter, then they started purchasing tickets, they started rebooking their flights. So, ano na po yun? That is the height of summer, di ba? April, March, April, Jan, Feb, March, di ba? Yung Omicron. Tapos March, April, medyo nag-die down. Tapos April, ayan na, kasagsagan ng summer. So, napakaganda ng timing ni Omicron. Medyo nag-die down siya noong April. Doon namin po nakita na bagamat it's still pandemic, people were in travel mode. Yung Katiklan, had so many visitors per day, punong-puno yung mga resorts. Tapos yung flights po natin, between Manila and Katiklan, from 5 flights weekly, we increased it to 10 flights weekly because napakataas ng travel demand. So, confluence po ito ng iba't ibang factor. People are starting to live with COVID.
naghahanda po sila ng mga protocols. They memorize the protocols, they follow the protocols. And then pag nakikita po nila, nag-monitor sila ng mga IATF reports, DOH, medyo may decline ng cases or mild yung variant, nakikita po natin yung travel behavior tumataas. So, hindi, wala po tayong masasabi na general conclusion sapagkat week on week po natin minomonitor yung travel behavior. But as of now, malakas pa rin po, mataas rin po yung travel behavior because this is the tail end of the peak season. No, napag-usapan yung COVID-19 manual. Ano ang inyong picture pagdating sa epekto nito sa mga naging pasahero ninyo during the pandemic? Okay, during the pandemic, nagkaroon ng travel restrictions, nagtaas ng travel borders yung mga bansa, nagtaas ng travel borders yung mga domestic destination, nawala po yung mga commercial flights. At sabi ng IATF, ng DOH, na ang pwede lang magbiyahe yung mga essential travelers. So no, anong nangyari sa ating mga commercial flights, mga pasahero na may hawak na ng ticket? Sila po yung directly affected. So nag-provide po tayo ng rebooking mechanisms. Nagtayo po tayo ng Manage My Booking portal. Hindi na kaya ng face-to-face because hindi makalabas ang tao. Hindi makapunta sa ticketing office, so everything was done online. Now, pangalawa, how do we meet the travel needs? Ang ginawa ng gobyerno, ang OWA, Overseas Workers Welfare Administration, ang DFA, for balik tayo sa domestic, sa OWA, no? And of course, DOLE, doon pumupunta yung ating mga kababayan na kailangan na stranded sa Maynila, na kailangan umuwi sa probinsya, and vice versa. So ano nangyari? Ang impact nito, kami po ay naglunsad ng domestic sweeper flights. Di ba? Pag sinabi mong sweeper, no, parang you're getting everybody, loading them into the flight, and then this is government financed, and then ang PAL naman, tumutulong to give good rates. So yan po yung government-private sector collaboration. Ngayon, ano yung epekto nito sa ating mga turista? Marami po tayong turista na stranded sa iba't ibang probinsya. So we had to devise a way to bring them back to Manila and from there connect to the international flight. So again, these were special flights mounted by the foreign governments through their embassies based in Manila. Whether it's the Australian government, the US government, ang coordinating force would be the respective embassies. And PAL worked closely with these offices to mount what we call international repatriation flights. At pati na rin po, pabaliktad, yung ating mga kababayan na nawala ng trabaho, lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho sa barko, yung ating mga shippers, hindi ba? Yung skippers and of course the other manpower workers, no? In different kind of manpower types of jobs abroad, whether they're cooks, whether they're domestic helpers, they had to find a way back home because may mga iba na wala ng trabaho. So, naglunsad naman po ang Philippine Airlines ng repatriation flights in coordination with either the Department of Foreign Affairs or the DOLE. So, yun po ang reality ng 2020 and 2021. Isang tanong na lang bago ko itanong ang 10 mga tanong pa. Ma'am, pag natapos na itong Bulacan International Airport, ano po ang naka-drawing na ilalapag ng PAL patungkol sa inyong operations? Okay, alam po ninyo yung issue hinggil sa Bulacan International Airport. I think may mga dapat pang gawin, no, hinggil sa bill na ito. Nagsalita na po ang Malacañang. Ang role naman po ng Philippine Airlines, we work closely with the government. I think it's too premature for us to talk about it. As far as our base of operations, dalawa lamang po, here in the Metro Manila area and nearby environs, that is NAIA Terminals 1 and 2, no, in Pasay, and of course, Clark International Airport. So muna po, I would rather not comment na muna po sa Bulacan Airport because I think it's still under
it's in the pipeline pa rin po. Hindi po ba? Kasi may mga kailangan mga gawin, no? So, we will leave it at that. That issue muna, sir. Meron lang issue ay doon sa economic zone. Pero yung airport mismo, ay wala akong naging problema doon sa pagpagawa ng airport. Thank you very much, ma'am. Thank you, Lakay. Yes, thank you, sir. Thank you. Thank you, Marikit. At nako, salamat kay Ma'am Cielo for joining us this morning. Ha? Sa ulitin. Ha? It's nice yes, to see sir. You back. Ha? Yes, always a pleasure to see all of you gentlemen and just call anytime. I would like to give my regards to Mr. Cabangon if he's watching your chairman. And maraming salamat po sa DWIZ, sa support ninyo sa Philippine Airlines. Thank you, Ma'am Cielo. Ha? Sa uli din. We'll see you. Ha? Salamat okay, thank po. You, sir. Bye-bye. Thank you. Well, ang ating oras ay alas 11:19 na at ang next guest natin this morning ay ito na ay isang inventor, isang negosyante na makakatulong sa atin kung paano magtipid. Ha? Paano magtipid sa gasolina? Sa pamamagitan ko ng isang gayot ng tawag ay power up. Ha? Hey, Mr. Jorge de Guzman. Wala pa? Anytime ay mukhang naging stable yung kanyang niya. Wala siya. Wala. Pero kanina dyan na eh. Ha? Hmm. Kasi alam mo yung gamit niya ngayon eh, ang tawag doon ay power up. In fact, eh, nakapaglagay na sa aking kasakyan at nakita ko na talagang maki ang ilakas ng pwersa na makina. Ha? At the same time, nakatipid at nawala yung usok. Ha? So environment friendly. Ha? Ano ba yung power up, Lakay? Up? Ano ba yung power up? Fuel combustor, ha? Combustor, ha? Si Josh, pag nilagay mo sa gasolina, ha? Nilagay mo sa gasolina, ano malakas yung power? Yeah. In fact, ano tawag doon eh? Ito na, si Josh Guzman. Para makapagtanong ka pa eh. Mr. Josh Guzman. Siyang negosyante na 16 na taon na kanyang power up na itinutulong sa naparami mga kabayan natin. Ha? Wala kang video. Pakiyas mo yung video mo, pre. Ha? Yung video mo. Yeah. Wala pa. Wala pa yung video. Ha? Mr. Jorge Guzman. Isang inventor for 16 years na. 16 taon na inventor. Ha? At ang kanyang power-up ay isa lamang sa kanyang mga invention. Kung ano kakamali. Ha? Isa lamang sa kanyang mga invention yung power-up na ginagamit ngayon na napakarami. Ha? Yung ating kaibigan si Popoy Pagayon, eh, ito yung sakyan niya. Nalagyan niya lahat ng power-up. Ha? At ang isa sa kanyang mga kliyente ay si Apo Chabi Singson. Ha? Sa dami ng sasakyan, pati bus yata, napartas eh, gumagamit ng power-up sa ngayon. Ha? Pero George, sa ka na? Nawala eh. Ha? Nawala. Pwede ba sa diesel yan? Pwede. Kasi ko sa diesel. Talaga yung aking... Nawala yung connection. Baka mahina. Nawala ba? Oo. Baka nawala yung connection ng kwan sa internet. Yan ang wala dapat gamutin. Power. Ha? Nawala ng power. Eh, Lakay, mauna na ako. Meron akong programa. Ha? Alas 12. Sige. Magbabasa pa ako. Ba, eh. Ha? Okay. Parang kitlagari. Magbasa.
Nasa Bulacan, maganda ang kanyang signal. Ano? Ha? Wala akong masasabi, mami, as programa ko, kundi ako magbasa kung anong topic. Eh. Ang topic ko pala, jury. Ha? Eh, pag jury topic mo, invite mo ako para kung ano ang gisahin mo. Oh, sige, paalam muna ako, ha? Okay. Bye-bye. Sige, ingat. Stay bye-bye. Safe. Pare, kit maganda yung signal mo sa Bulacan, ha, pare. Okay lang signal ko rito. Oh, pero yung video mo medyo malabo na count, malabo, ha? Hindi kasi yung video ko ginagamit ko yung sa laptop, medyo mahina camera nito. Gawa ng aking mas magandang camera ginamit ko naman sa live streaming. Eh kaso mo mukha mahina yung signal ngayon dito kaya kumakalas-kalas. Bakit ba? Pero yung video, yung audio mo, maliwanag naman eh. Ha? Yung audio maliwanag ko. Yung video lang. Sana may makahanap ako ng sponsor. Lakay. Ano yung kailangan mo yung camera? Oo, camera. Ang maganda yung magandang cellphone lang na maganda yung camera. Yung Samsung maganda din yung camera, Samsung. Yung Samsung ko, nagluluko na eh. Ha? Pinapasok ko ng marami, oh. Marami mga, anong tawag dyan? Mga virus? Yung sa aking Samsung? Ha? So, ipanatan mo ng antivirus. Minsan lang kasi nakain, di ba? Inooperan ka ng mga antivirus, magdududa kayo, baka mami, ito yung virus talaga. Baka yung antivirus, yung pa yung matindi virus. Mukhang wala lang si George, ha? Oo nga. Hindi makapasok-pasok, ha? Yung kanyang power up, ito'y hinahalo sa gasolina o sa crudo lang kayo, tama ba? Eh. Ano? Gadget eh. Ano? Sa oil. Sa oil mo hinahalo? Hindi. Parang, hindi ko may paliwanag. Catalyst. Catalyst nga siya. Pero saan mo hinahalo? Sa engine oil o sa fuel? Gasoline fuel. Oh. Ay. Sandali ah. Mamaya mukhang nanghihinang ng mic uli. Baka makapasok. Okay. Ito. Hold on. Sana okay. Yan. Ayun. Ayan. Maliwanag. Welcome back. Welcome, Mr. Jorge de Guzman. Good morning, Kalakay. Good morning. At ito, may mga... Thank you. Ating mga barkada, nagtatanong na kung ano yung gadget mo na power up. Tawagin eh. Ano yung power up na... Kaya yung kinukwento ko na na naglagay ka na ng gadget sa aking sakyan. Ha? Opo. At parang ano yan? Parang ang... paano ko ba yung may paliwanag? Parang dumadamba yung ang sasakyan eh. Parang dumadamba. Opo. Kalakay, wala naman tayong sikreto doon. Kundi dense oxygen lang ang binibigay natin. Ah, sige, sandali. Diba? Makikita. So, Mr. Jules Bar, para sa kapanan na ating mga kasamaan na nakikinig, ano ba in short yung power up gadget na inalagay mo sa ating sasakyan? Ano po yun? Nagpo-provide ako ng dense oxygen sa loob ng makina. So, kung mapansin nyo, parang nag-welding tayo ng acetylene. Pag nag-welding tayo ng acetylene, di ba, pag sindi nyo, kulay yellow, tapos may black smoke. Okay. Bukas yun ang oxygen, nagiging blue flame, wala ng black smoke. So, yun lang ang ginagawa ko. Ngayon, madadagdagan ka ng 30% horsepower. Kaya dumadamba na yung sasakyan nyo. Sa tagal ng panahon gamit nyo, ngayon nyo lang na feel yung tunay na horsepower ng sasakyan nyo.
Kaya walang amoy, ang tambutso, eh change oil nyo pa mga isang taon, 20 to 25,000, hindi ho lumalapot ang oil. Para din ugat natin sa puso. Pagka may oxygen yan, eh hindi ho lumalapot yung dugo natin. Parang sugat natin. Pag may sugat ka, takpan mo. 5 araw, hindi gagaling. Pero hayaan mo may magandang oxygen. Kaya na sa hospital, aircon. May magandang oxygen ka, malamig, magaling, gumaling. Mamayang hapon, tuyo na. Ganun, ganun yung principle ng power up. Pag deposit ko ng dense air sa loob ng combustion chamber, nakatikim ng init na hangin yung malamig, expand po yun. Pag-expand doon, halimaw na yung makina mo. Talo mo pa yung nakaturbo. Kasi alalahanin nyo, kalakay, ang turbo, nagbo-boost tayo ng hangin. Pag nag-boost ka ng hangin, may limit. Hanggang doon lang. Pero okay, nag-expand ka sa loob, walang limit. Hanggang may room for air, pupunuin niya. Kaya ang sasakyan nyo, dati, may humihila pabalik. Napansin nyo? Ang dahilan doon, ganito, pag-start nyo, umandar, meron kang minor. So yung minor natin, ibig sabihin, meron ka ng fire, fuel, air. Kung aabante ka, apaka mo yung accelerator mo. Gasolina. Ang kailangan mo lang dapat doon, hangin. Ang problema, dynamic mo accessory, yung gasolina. So nagkaroon ka ng 2 parts of fuel, 1 part air, 1 part fire. Pag apak nyo, nalunod kayo. Kaya sabi nyo, bakit delay ang sasakyan ko kahit bago? Yuyuko muna. Mamaya-maya, in few seconds, saka teteko. Kasi na-reach niya yung right equilibrium ng air and fuel mixture. Hindi ho katulad ngayon, pag may power up, sasakyan niyo, pag pitik ng driver sa silinyador, sumisibat, dumadamba na. Tapos tuloy-tuloy na ang takbo. Nagiging halimaw na. So ngayon, tuwing bitaw naman ng silinyador nang walang power up, may humihila pabalik. Dahil ang hangin nyo, umaasa kayo sa air cleaner. Pag apak nyo, sip-sip. Pag bitaw nyo, tigil yung pasok. So walang combustion nangyari. Humihila pabalik. Ngayon, pag walang combustion nangyari sa loob ng makina, ang natira sa'yo, pag bitaw mo ng silinyador, tigil yung hangin. Ang natira sa'yo, fire and fuel. So ang nangyari sa loob ng makina mo, nanganganak ka ng carbon. So yun yung nag-iipon ng carbon. Kaya buhabara, nag-i-emit ng black smoke sa mga diesel. Kaya yung sasakyan nyo, kalakay, wala nang amoy yung tambutso. Hindi katulad dati, pag nag-warm up kayo, amoy gasolina. Napakasama. So malaking tulong yan sa ozone layer natin, sa health natin, ha? Kalikasan. So pag dati, ako lang umpisang gumagamit. Isa pa lang yung kotse ko na environment friendly. Eh ngayon, kasali na po kayo sa environment friendly vehicle. Di po ba? Yeah. So, yun, balak ko nga, gagawa ko na yung sticker eh. Didikit ko na, environment-friendly sticker eh. Oo, tama. Parikit na gano'y. Magtanong na kay Ka-George. Apo. Kay Ka-George, magtanong na, pare. Good your morning, Power George. Yes, good morning po. Okay, ano itong power up na ito? Ayon kay Lakay Catalyst, ito ba liquefied form? Pasta or gadget ito na ikakabit mo sa makina? Gadget po yan. Ah, okay. Tapos, meron tayong ginagamit na catalyst. Dinidevelop ng gadget ko yung catalyst para maging dense air. Ah, so dalawang component nito? Oo, it takes two to tango. Oo. Oh. Bakit? Di ba? Kaya ang isang bagay, George, if it takes two to tango, how many would it take to rumble? Lifetime warranty po yan. Hindi nga, George, no? Ang tanong ngayon, dalawang component dito, meron kang gadget, yung parang katulad din nung kay Engineer Daniel Dingle, no? Na may gadget na ikakabit mo doon. Sandali po, papakita ko sa inyo. Ha? Sandali. Okay. Pare, namatay na si Dingle. Tagal na. Wala na ngayon. Ha? Wala na ngayon. Ito, pakita ni Josh, ano yung
Ano yung gadget niya? Mga kakit, ito po yung power up pang sasakyan. Ito yung pang motorsiklo ko. Okay? So, ito po yung gadget na ginagamitan ko ng catalyst. Ah, okay. Okay. So, makikita nyo rito, meron yung gauge. Alam nyo kung may laman o wala. Nabubuksan po to, kakarga nyo dito. So, for 16 years sa market, ito lang ginagamit ng mga customer ko. Ito yung vitamin nila. Ito yung gadget nila. So, kaya it takes two to tango. Paglabas ko dito sa hose, dense oxygen na siya. So, perfect combustion na ang nangyari sa sasakyan niyo. Yan po inyong catalyst. Pagka ipinroseso noong gadget, pupunta siya sa makina in the form of oxygen. Tama po ba? Opo. Combustion chamber. Sa combustion chamber. Opo. Sinabi sa combustion chamber, yan yung may kwan, ano? Yan yung doon pumuputok-putok yung gasolina pagka piston, ano? Opo. Sa piston. Yan yung between valvula tsaka piston. Yan yung combustion chamber. So diyan siya pupunta para ma-enhance niya yung combustion. Tama Opo. Ba? Okay. Tama. Ang piston kasi dapat itulak niya yung hangin para pumutok. Correct. Magbibigay ng power doon sa makina para umikot naman yung mga gulong. Magtutulakan yan. Magtutulakan ng mga piston. Now, yun ba, anong composition ng iyong anong tawag nito yung liquid na yan na catalyst? Apat na component po yan, kakit. Opo. Formulation ko yan. Hello, kakit. So, of course, trade secret yan, di po pwede sabihin, di ba? Opo. At saka mahirap din. Baka kasi yung iba, baka gumaya. Masira yung makina, tayo masisi. Mura lang to. Tama. Mura lang to. Magagamit mo, 1 litro, magagamit mo na ng 2,000 hanggang 3,000 kilometer. Ganun. Magkano naman yung 1 litro niyan, George? For 16 years, 1 litro na ito, 150 lang. Pesos. Pesos. Magagamit mo siya 2,000 kilometer hanggang 3,000 kilometer. Okay naman. Ano. Tapos yung gadget na yan, na ikakabit, magkano naman ang presyo, pati na installation? 12 mil lang po. Lifetime warranty. Lifetime warranty. Pre-installation. Libre na installation. Aba, okay naman naman. Ano. So, ang isa pang tanong, pag nakapagbenta kami ni Lakay, magkano kami komisyon? Ay, maganda akong pag-usapan yan over a cup of bottles. Wala kayo, silver na Lakay. Maganda yan. Alam mo, tsaka Filipino kwanto eh. Ingenuity. Ito ang dapat na pinopromote natin, Lakay. Yeah, tama ka. Kaya nga, for 16 years, ilang taon na ba ka, George? 16 na, huh? 16 na po sa market. Mahirap magpakilala pag-local. Pero pag imported, kahit mahal, sandali lang. Gusto na ng tao. Ay, kailangan. Basagin natin yung meat na yan. Basagin natin yan. Kaya Bakit? Kahapon nga, napagbigyan ko yung isang piloto. Na tiga Amadeo. Nagpakabit siya ng 5 unit ng mga sasakyan niya. Pinuntahan ko sa Amadeo. Kinonsider ko, alangan, siya lang ang piloto, 5 yung sasakyan, hindi niya madadala dito sa shop. So, dinayo namin siya. Ngayon po, bago ako umalis doon, tuwan-tuwa na. Lahat ng sasakyan niya, dumadamba na. Yung pagdamba ng sasakyan, may kasamang halinghing. Pagka maganda bumitaw ng silinyador, umiiyak yung gulong.
Yung pagkabit na, George, pagkabit ng gadget, gaano katagal? Eh, pinakamatagal na yung 2 hours. Pag di gasolina, mga isang oras lang, tapos na. Gasolina? Anong gasolina? Pag diesel, dalawang oras. Meron ka ba bang i-adjust doon sa carburetor mismo? Actually, nagmimilagro nga eh. Katulad yung sasakyan ni Lakay. Nung kinabit ko lang, pagkatapos nung kung saan na bumaba yung RPM. Alam niyo po bakit? Matalino ang computer box. Meron tayong map sensor doon. Pag na-sense niya, sapat na yung hangin mo, ibababa niya po sa yung RPM mo. Subukan niyo barahan yung sasakyan niyo ng air filter niyo, barahan niyo, tataas yung RPM niyo. Kasi tataas niya yung minor para makasipsip ng hangin. Ngayon, pag sapat na yung hangin, ibababa niya sa normal. Nasa 750 RPM lang. Yan po ang standard sa mga four cylinder. Ang sasakyan nila kay high-tech ha? May computer ba? Sa? Oo. Pero na. Pwede sa kayo mo, parkit. Pwede na. No, sige. Subukan natin sa atin sa aking sasakyan. Ano bang ginagamit ano po yan? Sasakyan, bakit? Ano na? Ano ang sasakyan nyo? Honda Civic 86. Ay, Matic. Hindi, manual. Ay nako, hindi na kaya aabot sa tatlong piston ni ano. Kalakay. Kung sa takbuhan lang. Yung sa iyo ngayon ugong muna bago takbo. Yung kalakay takbo muna, wala nang ugong. Ganun ang nangyayari. Damba talinghing na lang ha. Opo. At saka ang spark plug niyo ha. Tatlo, apat na taon, walang palitan. Pagka may gadget ka. Opo. So yun lang, bawi na sila sa gadget ko eh. At yun, gasoline consumption dyan, talagang bababa, di ba? Oh, by principle, once you create power, it follows savings. Hindi kayo makakaiwas doon. Pag may power kayo, makakasave talaga kayo. Napag-aralan nyo na ba, George, kung ilang porsyento ang savings mo sa gasolina ever since na pagka nakabitan ng gadget, napag-aralan nyo? Ano yan eh? Ang claim ng mga customer ko, 10 to 50%. Nag-differ yan sa mga kanya-kanyang. Kasi meron tayong 5 factors na i-consider for our savings. Hindi kasi mag-apple to apple eh pagka compare natin. Number one, engine condition. Number two, weather condition. Number three, road condition. Number four, traffic condition. Number five, driving habit. So, i-consider mo yon para makalculate mo kung ilang percent yung na-save mo. So, you have to make apple to apple. Yung limang yon kailangan parehong-pareho. Kung kailan mo ginamit, anong kalsada dinaanan mo, anong temperature ng weather mo, so, yun ang dapat gagawin. Nasa customer kung hahanapin niya. Kung 10 to 50% ng fuel savings mo with the gadget on, ang average nun, mataas na rin, di ba? Ay, napakataas na po. Kasi katulad ng mga lately, yung sa Pangulo namin na Filipino Inventor Society, si Pangulong Pagsanhan. George, wala kang audio. Hello. Baka napindot mo yung audio. Hindi po. Wala ko hinahawa. Wala. Okay. Hindi ho. Hello. Baka naman ako ang wala ng audio. Oh, baka kayo po. Okay. Okay naman eh. Hello. Copy sige. Po. Sige. Okay. Sige, yung kinukwento mo. Ayun, kay Pangulo, expedition po yun. 8-cylinder. Dumating siya sa akin, 1,000 RPM yung idling niya. Nung kinabitan ko, naging 500 RPM. So, yun lang RPM pa lang, minor pa lang, naka 50% na siya. So, pag ang expedition kasi, tumatakbo ng 3 kilometers per liter. Eh, ngayon po, naging 4.5 na siya. So, 50% na savings niya. Wala, may problema sa audio eh. Anyway, so malinaw na talagang maganda din ang fuel savings ano ha.
At hindi lamang yun, marami pang mga kaakibat na binipisyo yun. Kamukha limbawa ng inyong maintenance cost, di ba? Yeah. Yung wear and tear, no, ha? Yung yeah. Frequency ng breakdown. Pagka maganda kasi yung kwan ng makina kondisyon eh, wala kami syadong problemahin sa bababa. Kasi pag puro ugong ang makina mo, stressful yun. Pag stressful ka, madali ka mamatay. Oh, siyempre, pag nagalit ang kapitbahay mo sa iyo, mamatay ka talaga. So, yun ang nagagawa. Ngayon, pagka may power up, tumitining yung makina nyo immediately. Parang tao po. Ikulong kita sa kwarto na walang hangin, garalgal yung baga mo. Pag binigyan kita ng oxygen sa hospital, kinapitan kita, pino yung baga mo. Same thing po. Okay, so ang kulang na lang pa Lakay. Kailan tayo mag-over a cup of coffee with George sa Power Up de Guzman? Ay, kayo na din. Malapit lang. Dito lang sa Kansas City. Ha? Okay, kahit na paano. Yung apat na bote mo na beer, pare, hindi mo pa ubos. Tapos na, naikabit na yung gadget sa sasakyan mo. Ha? Ganun ba? Oo. So, hindi pa ubos yung apat na beer mo. Pero kabilis. May menos ang gastos si George. Oh, kapit. Hindi ba ang sasakyan mo manual? Oh, manual. Patatakbuhin ko, hindi ka apak ng gas. Primera, segunda, tercera. Ganon, ha? Oo. Oh. Hindi ka apak ng gas. Kasi ang dahilan naman ang apakan mong gas eh, para makasipsip ng hangin eh. Oo. Oh. Kaya naka-deposit na ako eh. Hindi mo na kailangan apakan. Hangin na, ha? Yes. It's magic. Deposit na ng hangin, ha? Oo. Oh. It's great, ano ha? O so baka meron pa akong hindi na itanong at na kailangan malaman ng makikinig nito sa atin. No, ha? Go ahead, George. Opo, eh pagka sasakyan nyo, hindi stressful. Pati ang pasahero, hindi rin stressful. So comfort riding. Katulad po ngayon, kakit, wala kayong power up. Ang pasahero nyo, pag bitaw nyo na silinyador, yuko. Pag apak nyo silinyador, sandal. Eh, di ba? Walang comfort yun. Nag-coach kayo, parang jeep din. Ganun din. Di po ba? Ngayon, pag may power up, palagi na lang ang kasandal yun, makakatulog na yung pasahero nyo. Smooth na. Ay, by the way, George. Opo. May ito bang gadget na ito, parehong pwede sa di gasolina at sa diesel o magkakaiba ang lahat po, na gadget? Lahat po lang gumagamit ng fuel. From pinakamaliit lang. Makina, pinakamaliit na makina, alam niyo yung grass cutter. Yung grass cutter, tatabas ng di gasolina yun. Pinakamaliit na makina yon hanggang sa pinakamalaking makina, hanggang yate, kinakabitan ko. Ganun. Opo, huwag lang aeroplano. Ang yate ni Lakay ba, nakabitan na? Yate naman yun. O sige, ako eh talagang mga 89% na nakumbinsido, George. Kasi meron din lumapit sa akin isang beses. Yung sa kanya naman, liquid, ano, catalyst, ihahalo mo sa gasolina. Ano, halos ganun din ang kanyang konsepto, ano ha? So sabi ko, sige, testingin natin. O, nung tinesting ko naman, ang nawala lang, yung usok. Yung usok, medyo nawala. Pagka uminit na, saka lang nawawala yung usok, pero pagka bagong andar siya, nandun pa rin yung usok. Pero yung gasoline consumption, na supposedly ay mapababa, hindi naman, walang pagpapago eh. So, tinanggihan ko, hindi ko na pin-remote yung kanyang produkto kasi alam mo naman, salita na nga lang ang meron tayo, mawawala pa sa atin pagka yung mga produkto na hindi naman espalingado. Parang politiko ito, George, di ba? Opo, opo. Pagka sinuportahan mo ang politiko, ha? Ang problema lang pag yung mga sumusuporta sa politiko, George, pag lumabas na ungas yung kanilang sinuportahan, wala silang pananagutan. Di ba? Nakita mo, etong si sino ba yun? Bini Payo ba yun?
yung periodista din na kay na nagsulong noon kay Duterte. No, pagkatapos ay nakita niya si Isko Moreno mukhang meron namang potential, itinulak niya naman, no ha? Ito yung dating nilang nilakita Meko sa Taiwan eh. O ngayon, meron ba siyang panagutan sa ginawa ni Duterte ng kaungasan? Wala, di ba? Mabuti na lang hindi nanalo si Isko. So itong diferensya sa mga political mga PR practitioner ito eh. Public relations. Ang kanila lang habol o kwarta. Eh tayo, sa pag-endorso ng hindi natin nahabol yung kwarta. Ang inahabol natin dito, ang pakinabang ng customer. Buong sambayaran. Hindi ka sasambalin. Meron ako sa ano eh, kaki. Meron tayong tinatawag yung explanation ko sa mga babae, hindi nakakaintindi o mga lalaki. Babae, babae! Ganito po yun. Ang layman language ko, parang gasol sa bahay. Yun, nagpadingas kayo, pagbago yung gasol nyo, kulay asol yung apoy. Di po ba? Pag mauubos na, namumula, nangingitim yung kalan, nagkakarbon. Pag naubos na siya, George. Wala na. Itim na yung kalang yung ingitim at namumula. Nawala ako? Hello? Kala ko lang kayo kaya nawala ang boses ni George kasi naubos na nga eh. So balik tayo. Yung LPG, pag naubos, nangingitim na yung kalang, di ba? Paubos. Okay, pag naubos na, kalugin niyo yung tanke niyo, may laman pa. So ang naliiwan doon is liquid. Kasi liquefied petroleum gas. Yung gas lang ang naubos. Kaya nangingitim yung kaldero nila. Liquefied petroleum, meron pa. Kaya kabisabihan, kalugin niyo, magpo-produce na oxygen, sisindi na naman. Oh, ganun po. Mas madali maintindihan naman ng mga babaeng driver. Ani, bigay mo kajos yun. Ayos! Matelepono mo. Para doon ay, ka ba interesado? Ha? Ay, opo. Yung gusto makakita ng mga masasayang customer ko, makausap nila, pwede ko sila pumunta sa Facebook ko. Green Power Up. Opo, Green Power Up. Pwede nila bisitahin yun. Lahat ng customer ko, pwede nilang kausapin. Lahat po, happy. Walang malungkot. Ang malungkot lang pagkabayad nila pag-uwi. Pero masaya. Malungkot sa masaya. You are saying, George, na wala pa ni isang gumamit ng power up na nagreklamo? Meron. Iisa lang. Pero siguro, inira lang. Huh? Sa mga 50, almost 50,000 na tayo lahat in user. So far. Isa pa lang nagsabi na, isa pa lang unsatisfied? Opo, opo. Isa? Isa lang. Wow. Hindi ko pa alam. Pagka unsatisfied dapat, usually, babalik ka sa akin. Oh. To claim your warranty. Yeah. To make you satisfied. Kasi hindi ko naman pinauwi yung customer na unsatisfied. Parang kayo, kalakay. At saka yung, Kajos? Yun yung back job na sinasabi, di ba? Magka nagpagawa ng sasakyan at di magandang pwede, back job. May back job. Ha? Yes. Pero yung power up, walang back job. Walang back job. Lifetime warranty po. Yung gadget, pinapalitan ko ng bago, pero yung sasakyan yun, naluluma. Tuloy-tuloy bago yan. Anytime mo magpapalit kayo ng gadget, siyempre bayaran niyo labor. Mm. Walang lifetime labor eh. Libre. Ayun po. Pasyala lang nila yung Green Power Up. Yun yung FB page ko. Okay. Bigay ko yung number ko. Kala ka eh. Yeah. Okay lang. At ano ka, Diyos? Bakit walang mga taga-gobyerno na matataas na opisyal na gumagamit ng power up ngayon? Meron. Individually lang. Okay. Pero hindi nila ma-endorse kasi
Like DOST, bawal daw sila mag-endorse. Oh, pero may gumagamit. Pero may gumagamit. Pero may gumagamit. Maraming gumagamit. Eh, mismo DOST, hindi nga gumagamit eh. Oo. Eh, di dapat, hindi ba? Pag isang product na nasa bakuran mo, dapat ikaw ang unang gumagamit. Oo. Eh, wala ho eh. Ganun or talaga yung, siguro. Or yung DNR kasi yung gadget mo, environment friendly. Di ba? Yes. Opo. Wala ho. Ano, napangit mo yan yan? George, napangit mo yung DOST. Ito, gadget mo ba na ito ay what, may approval na sa kanila o paano ba? Eh, kaya nga po na-approvehan sa tawag na ito. Na-approvehan sa saan ba ito? Saan nga ba yan? Sa isang agency ng government? Yung patent. IP. Pag hindi totoo yung product mo, hindi ka ma-approvehan ng patent. So, patented na pala siya. Ipofil. Tapos naging ano pa, naging finalist pa ako sa DBP. Yung pa-contest nila. Sa dami namin eh, kung hindi totoo yung product ko, edi wala akong ano. Tsaka, pwede dapat iniimbestigahan nila lahat ng mga end user ko. May Facebook ako eh. O, dapat iniimbestigahan ng DOST kung sino sa government para makagamit. Actually nga, sabi nga namin, yung mga driver, di ba binibigyan natin ng incentives ba yan? 6,000 a month? Yeah, subsidy. Ayuda. Ayuda. Eh, sa dalawang buwan ho, 12 million yun eh. Ganon. After 2 months ho, bye-bye na. Wala na naman silang subsidy. Bigay na naman gobyerno. Alam niyo, suggestion ko, bigyan ng gobyerno ng power up ang bawat driver. 12 mil lang. Turuan natin mag-isda. Huwag niyong bigyan ng isda. Pag gumamit yan, boson friendly na tayo, mga sasakyan, nakakapipit pa sila, hindi mo na kailangan bigyan ng pera. Tuloy-tuloy na yun. Saka sila, bumababa. Marami na po ang jeepney driver na gumagamit yan. Yung isa nga, 8 years na eh. Nagpatunay pa siya. Pumunta pa doon sa LTO. Mga nagpatunay sila. Mm-mm. Hanggang ngayon, walang smoke belching siya. So, yun lang ang immediate solution para ma-save natin ng kalikasan natin. Kaya na nung nagkukwento kami ni Kate, sinasabi ko na, ang isa sa mga kliyente mo, ka Jose, si Apo Chavit. Ha? Opo. Nagpakabit din yon. Anong sasakyan? Escalade, Hummer. Marami po eh. Marami pong kinabit. Yung bang kanyang yate eh, nalagyan mo rin yung kanyang yate? Oo, oh, Escalera. Oh, nakabitan ko rin. Yung submarino niya, George, nakabitan na rin ba? Ay, hindi ko alam kung... Hindi ko na alam yun. Hanggang doon. Oo. Oh. Okay na kay, ako ay solve na. Okay na. Solve na tayo. At oras na ng parahaliyan kaya ka George. Thank you again. Hindi paniwala yung explanation ni George. Ay, yung telepono ko, ang Lakay, pwede ko ba ibigay? Yes, bigay mo. Sige po. Ang number para makontak ang Power Up Fuel Combustor ay 0917-377-5828. Ulitin ko po, 0917-377-5828. Isa pa po, 0932-797-0370. Ulitin ko po, 0932-797-0370. Maraming salamat po. Kalakay, kapit. Yung ating mga viewers na tatawag kay Ka Joseph, bagitin nyo lang na napakinggan nyo sa programang forum.
Broadcasters Forum para maka-discount kayo, ha? Broadcasters Forum. Yes. Salamat kay Diyos, ha. Good luck. Maraming salamat po. Stay okay. Safe. Yes, salamat, thank you very much. Salamat po. Safe. Thank you. Bye-bye. Okay, bye-bye. Well, dapat na ko ka sa ating forum ngayong baga. We'll see you next time. Parang kit, ha? Salamat ulit. Yep. Salamat po na ating makasama sa Liga, Chairman Mike Abe. Si ating makasama sa Liga. At siyempre, yung ating mga kaibigan sa Pagkor at yung ating mga kaibigan sa Globe. Salamat na marami for joining us today at we'll see you next time. Keep safe. Pagsuot pa rin ng mask kasi meron pa rin yung ating kalaban na COVID-19 virus. Okay? Thank you! Thank you.